guys, welcome back sa akin channel. Ito naman, gagawa tayo ng brownies. Yung simpleng recipe nyo ng brownies, gagawin natin makulay at masarap. Ayan, ang gagawin natin, iba't ibang flavor. 10 flavors yan. Gagawin natin, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Para lalo nyo pang pasarap yung brownies nyo. Ayan, upisa na natin. Ayan lahat yung mga ingredients. Unang-una, baking powder, 3 grams. Pangalawa, baking soda, 3 grams din. Cocoa powder, 125 grams. Flour, 375 grams. Dark chocolate, 500 grams. Butter, 500 grams. Glucose, 50 grams. At ito, white sugar, 400 grams. At itlog, 7 pieces na itlog. At yan lahat yung ingredients natin. Ayan, simulan natin. Lagay na natin sa mixer yung ating itlog. Buhos natin lahat yan. Tapos white sugar. Ilagay na rin yan. Tapos start na natin. Dahan-dahan lang muna para di magtalsikan. Ayan, bilisan na natin. Walang problema yan. Ang importante, mag-foam yan. Kahit in-inverter nyo yan, okay lang yan. Basta mag-foam lang yan. Ayan, maandar na yung ating mixer. Ngayon, isa lang naman natin yung ating butter, dark chocolate, saka glucose sa kumukulong tubig. Ang gagawin natin dyan, ang purpose natin dyan, para matunaw lang siya. Pwede rin yan kung may microwave kayo, microwave nyo, mas mabilis yan. Pero kailangan tingnan-tingnan nyo rin gawa ng nasusunog yung chocolate nyan. Lalo pag hindi nahalo. Ayan, halo-haloin lang natin. Okay na, liquid na siya. Check na lang natin, baka meron pang buo-buo. Okay yan, wala na. Ilagay na natin siya sa ating itlog. Okay yan, dito na tayo sa ating, nag-foam na siya. Dahan-dahan natin ilalagay yung ating liquid na butter, dark chocolate, saka glucose. Yung glucose nga pala, kaya nilalagyan namin ng glucose. Isa rin kasi yan sa nagpapachewy ng ating brownies. Yung iba walang glucose ang nilalagay, pero dito sa amin meron. Ayan yung recipe namin. Kasi maganda rin yan. Ayan, dahan-dahan lang. Buhos lang natin dahan-dahan. Hanggang maubos siya. Sa irin nyo rin, sayang din kung tatapon nyo lang. Okay yan, okay na siya. Hintayin lang natin lumamig kasi mainit yung liquid natin na nilagay. Habang hinihintay natin yan, prepare natin yung mga dry ingredients. Ayan, kunin natin yung flour. Urong natin ng konti, baka mahulog yung ating flour. Next natin yung cocoa powder. Okay yan, lagay natin yan. Sunod, baking powder. Lagay na rin yan. At baking soda. Ayan, halo-haloin mo lang. Para mag-mix na siya. Para hindi lang nasa isang side yung baking powder or baking soda. Kasi minsan, naiipon lang sa gilid yan. Kaya mas maganda, inahalo muna natin bago natin ilagay sa ating itlog. Okay yan, tuloy-tuloy lang, halo-halo lang. Hanggang ma-mix na siya. Okay yan, pag okay na siya, ilagay na natin sa ating mixer. Patayin mo, hiwakan mo muna kung malamig na. Pag malamig na, patayin na yan. Okay, ayan. Ilagay na natin yan dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan lang.
Yan, nailagay natin lahat. Ngayon, tanggal natin yung balloon whisk at haluin natin ang spatula. Para hindi siya magtalsikan pag minix natin. Para di ganong mausok. Yan, haluin mo lang ng haluin. Pag wala ka na nakikita ang powder, pwede na yan. Meron kat may nakikita kang powder, haluin mo lang ng haluin. Okay yan, pati ilalim. Kasi minsan na may nabubuo sa ilalim. O yan, okay na yan. Tuloy na natin ang pag-mix natin. Okay, balik na natin yung balloon whisk. Saglit na lang yan kasi nahalo na natin ng spatula yan. Saglit na ikot na lang yan. Number 3 nyo na para mabilis yan. Wala din naman problema yan. Kahit naka number 3 yan. Ang importante, mamix lang lahat yan. Okay yan, tapos na. So ayan, ngayon, lalagay natin sa pan. Sukatin muna natin. Ayan, 30 cm. Ayan, 30 cm by 40 cm. Sakto lang yung recipe natin dyan. Walang labis, walang kulang. Hindi sobrang kapal, hindi sobrang nipis, sakto lang. Ayan, lagay na natin dyan lahat. Sa i-rin nyo, sayang din ang ingredients, mahal ang ingredients ngayon. Sa i-din nyo lahat, kasi sayang lang yan kung tatapon nyo lang. Yan, okay na. Pantayin naman natin siya. Kailangan mapantayin natin yan, hindi naman totally na pantay. Kasi pag nakasalang na sa oven yan, kusa din papantayan. Ayan, bawat gilid, pantayin natin. Yan, pag makikita nyo na pantay na, pwede na yan. Okay yan. Kailangan na preheat nyo na yung oven nyo. 160 degree. Preheat natin yan. Sige, lagyan na natin yung tray natin. I-set up nyo. I-set nyo. 160 degree. 35 minutes. Walang labis, walang kulang. 35 lang yan. Yan, okay na. Tapos na. Nakalipas na yung 35 minutes. Pag chinek nyo ng stick yan, meron pa rin didikit yan. Huwag nyo nang hintayin madry yan kasi pag nadry yan, pag lumambig yan, titigas pa yan. Kaya okay lang yan kahit pag chinek nyo ng stick, may sumama, okay lang yun. Basta 35 minutes. Ngayon, pantayin natin yung gilid kasi medyo mataas yung mga gilid niya. Gamit ang spatula, pantayin lang natin yan. Para pag in-slice natin yan, pantay lahat yan. Okay yan, tuloy-tuloy lang. Yan, okay na yan. Basta side lang. Ngayon, yan, okay na. Napalamig na natin. Lagyan natin ng paper sa ibabaw. Tapos board. Para may taob natin yung ating brownies. Yan, pukpukin mo. Para mabilis matanggal. Yan, okay na siya. Tanggalan. Yan nga dati yung paper para pag kinat natin siya, hindi siya dumidikit. Yan, balik na rin ulit natin. Para ma-slice na natin siya. Yan. Tanggalin natin yung mga gilid-gilid niyan kasi medyo matigas din yung gilid niyan. Yan. Ito yung kabila. Tanggalin natin yan. Ang sukat pala niyan per piece 1.5 inches. Pagkabilang gilid puro 1.5 yan. Yan. Tanggalin natin yung mga gilid niya. Para sumakto rin yung sukat niya. Okay yan, cut na natin. Pabilisin na lang natin para di kayo mainip. Yung brownies nga pala, pwede nyo rin naman lagyan yan ng, kung gusto nyo, lagyan yung toppings na chocolate chip sa ibabaw or walnut. Habang pag namix nyo na lahat, lagyan nyo ng walnut para mas masarap siya. Sa akin kasi di ko na nilagyan ng walnut dahil bukod sa wala naman kaming walnut, hindi pa kami nakabili ng ingredients. Yun lang muna. Yan, cut natin lahat yan. 1.5 yan. 1.5 inches yan. Para sakto lang din siya sa ano. Kung ilalagay nyo sa
paper cup, yung sa cupcake, sakto lang yan, 1.5. Ayan, slice yung lahat. Tingnan nyo lang kung pantay yung mga sobra sa gilid. Ayan, check nyo lang. Ayan, okay na siya. Start na tayo. Lagyan natin design. Unang flavor natin, Nutella. Ipagpag nyo kasi yung mga maliliit niya, sasama niya sa chocolate. Kaya mas maganda ipagpag nyo muna. Ayan, okay na yan, Nutella. Dandaan lang din ng pag dip niyan sa chocolate para di ganong makapal, di rin naman ganong manipis. Yung sakto lang. Ayan, tuloy-tuloy lang. Lagyan natin ng mga chocolate para may lasa din siya ng Nutella. Okay yan. Tapos na. Ngayon, lagyan naman natin siya ng rainbow vermicelli or assorted vermicelli para medyo magandang tingnan, at kasi candy din yan, medyo flavor din yan sa mga toppings natin. So ayan, lahat nalagyan na natin. Ayan, next naman natin, pistachio chocolate. Ipisan nyo lang para di kayo lugi kasi may kamahalan ng pistachio. Okay yan, lahat yan. Magagawa natin dito 10 flavors. Bawat flavor, magagawa tayo ng 7 pieces. Sakto lang yan. Kasi ang laman ng isang box natin, 20 pieces. Kaya assorted natin siya para magandang tingnan. So ayan, okay na yung pistachio. Ngayon, lagyan naman natin pistachio nuts para maglasa talaga sa pistachio. So ayan, nalagyan na natin lahat. Lagyan naman natin siya ngayon ng chocolate para medyo may konting design siya. Ayan, lagyan natin lahat. Sensya na kayo, nabubulbulol ako. First time kong mag voice over dito sa aking ginagawa. Okay yan, tapos na. Next natin, Italian chocolate. Yung Italian chocolate natin, white chocolate lang yan na nilagyan ng konting dark chocolate para maging ganyan yung kulay. Yan, pagpag nyo pa rin palagi para hindi sumama yung mga maliliit na powder ng brownies sa chocolate para hindi dumumi yung chocolate nyo. Yan, tuloy-tuloy lang hanggang maubos lahat yan. Ulit-ulit lang yan. Sa una, nakakangawit yan kasi pagbago pa lang, pero pagsanay ka na, baliwala na siya yan. Okay yan, tapos na. Ngayon, lagyan natin Twix. Twix chocolate. Cut lang natin siya. Tapos saka natin ilagay sa ibabaw para may konting design din at may konting flavor din na matitikman. Okay yan. Lagyan natin dark chocolate pa rin. Zigzag line lang natin siya. Nasa inyo naman niya kung ano mga gusto nyong design. Sa akin, ito yung gusto kong design kaya ito yung ginagawa ko. Idea lang yung ginagawa ko para sa inyo. Yan. Lotus chocolate para medyo pampatingkad din ng kulay at dagdag din ng lasa. Yan, tuloy-tuloy lang. Hanggang malagyan natin lahat. Okay yan, tapos na. Next natin, milk chocolate. Milk chocolate yung mga ginagamit pala namin, mga chocolate. Puro chips lahat yan. Kasi pag ginamitan nyo ng mga bloke yan, bloke and chocolate yan, tagda-dry yan eh. Mabilis mag-dry yan, saka matigas. Hindi tulad ng chips, hindi siya ganong katigas pag umano na siya, pag na-dry na siya. Nadadry pa rin naman siya tulad din ng pero hindi siya ganong katigas. Ayan, okay na siya. Lagyan naman natin ng roasted peanut. Yung sa peanut, madali lang naman mag-roast niyan. 160 degree, 18 minutes, sakto yan. Golden brown yan. Hindi sunog, hindi hilaw, sakto lang.
Ayan, okay na. Dark chocolate naman, lagay natin. Ayan, lagay lang natin lahat. Huwag nyo kalimutan ipagpag. Gawa ng mga maliliit niya. Sasama sa chocolate yan. Dudumi yung chocolate nyo. Magandang pang business tong brownies na to. Gawa ng... Magkano lang din naman yung costing niya. Saka paborito rin yung mga bata yan. Kaya medyo lagyan natin ng design para attractive na siya. Attractive siya sa mga bata kahit kanino. Kasi pag simpleng brownies lang nilagay natin dyan, pangit yan. Kasi yun lang yung itsura niya, wala siyang dating sa mga customer. Kailangan maging creative tayo sa mga design natin. Kahit di na makagandahan, at least kahit paano may design tayo. Okay yan. Parang chocolate, ano yan, chocolate. Yung nips na ano yung nilalagay. Yung mga binibenta na nips, ganun yan. Okay yan, next, caramel. Caramel naman tayo. Pagpag mo pa rin, yan. Okay, caramel. Yan, tuloy-tuloy lang hanggang maubos. Yan, nakikita nyo, yung mga itim, pag din nyo pinapagpag, sumasama yan, no? Dudumi lang yung mga chocolate natin sa mga caramel. Kaya kailangan pagpag talaga natin siya para di dumumi. Kahit may sumama yan, at least kokonti lang. Di tulad nung pag hindi natin pinagpag, talagang halos lahat ng mga maliliit pupunta sa chocolate natin. Kaya kailangan pagpag natin. Okay, yan. Tapos na. Lagyan naman natin ng toppings yan. Ito pala, roasted coconut pala to. Ayan yung nilalagay namin. Kahit sa donut, yan din nilalagay ko. Masarap yan. Kasi crispy yan pag kinain natin. Partner talaga ng ano yan, ng caramel. Yan, lagyan natin lahat. I-dunk natin para lahat malagyan. Kasi nagda-dry din yung caramel, kaya kailangan i-dunk na lang natin yan kaysa sprinkle lang natin yan. Kaya naayusin natin. Arrange natin ng maayos para maganda din tingnan. Okay, yan. Tapos na. Next naman. Okay, next flavor natin, chocolate. Yan, isa rin sa masarap na ano yan. Masarap din na ano, chocolate. Yan, dunk ulit natin. Okay yan. Pagpag natin na yung powder para hindi sumama lahat yung powder, yung kakalimutan na yan. Haluin nyo kasi mabilis tumigas siya. Hindi siya totally na chocolate talaga na liquid eh. Ito medyo sticky siya kaya mahirap gamitin. Pero masarap siya. Yan, tuloy-tuloy lang hanggang matapos. Yan, pag natapos ang lahat, okay na. Lagyan naman natin yung design. White chocolate, zigzag line pa rin. Muli, sabihin ko sa inyo kung anong design ang gusto nyo, gawin nyo lang. Nasa inyo yan. Kung alam nyo yung magandang design, sige lang, tuloy nyo lang. Kasi kayo naman gumagawa eh. Sa akin, sample lang. Yan, white chocolate. Dito tayo mahirapan kasi pag di natin pinagpag, madudumihan yung white chocolate, makikita talaga lahat ng itim na maliliit na brownies. Ayan, nakikita nyo. Dumudumi siya. Kung may iba naman kayong flavor ng chocolate, like strawberry, pwede nyo gamitin yan. Sa akin kasi wala akong mga ganun ngayon dahil di pa kami nakakabing ingredients. Kaya white chocolate, no choice ako, hindi gamit ako ng white chocolate. Ayan, nakikita nyo, yung mga itim pupunta sa chocolate, kaya kailangan pagpag nyo siya. Para di maging dumihin yung mga chocolate nyo. Ayan, okay na. Zigzag line ulit tayo, dark chocolate yan. Lagyan lang natin ng mga design. So, ayan, okay na. Kuha kang toothpick. Taas baba lang yan, tatlo. Yan. Pero yung toothpick na bago, wag yung gamit na. Yan, okay na. Yung isa, lagyan natin yung chocolate para may design siya. Okay yan. Konti-konti lang. Para di ganong kalaki yung costing natin. May kikitain pa rin tayo.
So ayan, nakalimutan ko pa nalagyan ng white chocolate kanina yung milk chocolate na may roasted peanut. Para mabuhay lang yung design niya. Okay yan, tuloy-tuloy lang, ganyan lang din. Tapos dark chocolate, yun lang din. Zigzag line lang din tayo. Kung may alam kayong mas magandang design, gawin nyo. Para mas lalong maging attractive yung mga gagawin yung ano, pastry, kahit ano pa yan, pastry cake, donut, yan. So next, ayan, favorito ng lahat, almond, dark chocolate pa rin, almond slice. Yung pagluluto naman ng almond slice, 160 degree pa rin yan, saka 18 minutes, sakto lang yan, para di siya masunog. Kasi binibili namin yung almond slice, hilaw yan. Kami na lang nag-o-oven yan. So ayan, nalagyan na lahat. Ayan, isa na lang, okay na. Okay, tapos na. Next naman natin, flavor. Ayan, next natin. Plain lang natin siya, ilagay lang natin yan dyan. Pagpag natin kasi mga powder na maliliit yan, i-erase natin lahat yan. Tapos lagyan lang natin ng caramel sa ibabaw. Ayan. So, umpisa, hirap yan, pero pag nasanay na kayo araw-araw nyo na ginagawa yan, madali na lang sa inyo yan. Spiral lang yan, pataas. Okay yan, tuloy-tuloy lang. At shoutout nga pala sa mga bumili sa akin ng brownies na yan. Sana po nagustuhan nyo yung lasa. At huwag sana kayong madadalang bumili sa amin. At shoutout din po sa mga brother ko dyan sa Newbridge GBI. Shoutout po kami Besa Mano at Mano po sa mga nakakataas. Yan, lagyan lang natin, tuloy-tuloy lang yung design. White chocolate. Zigzag line lang pa rin. Tuloy-tuloy lang. Yan, hanggang lagyan lahat. Yan, saka lagyan natin ng black vermicelli para dagdag design din sa ating brownies. So ayan, okay na. Sana nagustuhan nyo yung ating tutorial kung paano gumawa ng brownies at mag-design. At huwag nyo rin sanang kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para kumita naman ako kahit pa paano. Ayan, maraming salamat po sa lahat. God bless. Ingat po.